Sa Senado, kinondena ni na Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros at Senator Manny Pacquiao ang mga nagaganap na patayan sa kampanya kontra droga. Nakinig sa kanilang mga talumpati sa plenaryo ang ilang kaklase ng nasawing grade 12 student na si Kian de los Santos. May report si Ian Cruz. Isa-isang tumayo ang tatlong senador sa sesyon kanina para kundinahin ang nangyaring pagpatay sa high school student na si Kian de los Santos. Kung wala pong CCTV footage, Ian's case would have been reduced to a statistic under the label of legitimate police operations. Ilan na po ba ang kailangan mamatay bago nating harapin ang isang napakasakit na katotohanan? Sa gitna ng privilege speech ni Senator Bam Aquino, naging emosyonal ang mga kaklase ni Kian. Inimbitahan sila ng senador sa plenaryo ng Senado. Gitang isang kaklase ni Kian, hindi sangkot sa illegal na droga ang kaibigan. Magagawa ba niya yung sinasabing runner? Hindi po. Hindi. Bilang friend niya, anong pagkakakilala mo sa kanya? Ano po, mabait na bata po, masipag. Takot po sa Diyos yun. Kasama si Pangulong Duterte sa sinisisi ni Senador Risa Hontiveros. The President's hands are stained with the blood of Kian and the blood of the 12,000 killed in the name of his bloody war on drugs. Tinukoy niya ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na tila naging inspirasyon daw ng ibang pulis. Paano natin mahahanapan ng good faith ang kanyang pananalita kung noong Disyembre 2016 lang sinabi ni Presidente na, oh, pag walang baril, bigyan ng baril. Kung tama ang mga testigo, ganyan na ganyan ang ginawa kay Kian. Hawak daw ni Hontiveros ang mga saksi sa pagpatay kay Kian na nagsabing di raw ito ng laban taliwas sa sinabi ng mga pulis. Kinundin na rin ni Senator Manny Pacquiao ang pagpaslang kay Kian pero suportado pa rin ito ang war on drugs at ang Pangulo. Siya mismo ang mag-ati doon sa kulungan o magpapakulong. At yan po ang panindigan ng ating Pangulo na nililinaw lang po niya na ini-instructionan yung mga pulis na gawin ang kanilang trabaho. Pero hindi naman ini-instruction ng Pangulo na labagin nila yung batas. Sa Webes nasisimulan ng Senado ang pagdinig upang malaman ang katotohanan sa likod ng pagpatay kay Kian. Naghain na rin ng resolusyon ang Makabayan Block sa mababang kapulungan para paimbisigan ang pagkakapatay kay Kian. Nakasaad sa inihaing House Resolution 1209 na dumarami raw ang nababahala dahil sa mga patay ang nagaganap sa gitna ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kasama na rito ang pagkakapatay sa mga minor de edad kagaya ni Kian de los Santos at iba pang biktima ng drug war na hindi naman daw konektado sa ilegal na droga dahil dito napagpasyahan ng mga mambabatas na bigyang diin ang pag-iimbestiga sa kaso ni Kian Lloyd upang maiwasan ang paglaganap ng mga patayan sa gitna ng drug war. Ian Cruz, GMA News.